Samantala, dating drug addict, ito naman ang inamin mismo ni Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez na sumailalim din sa drug rehabilitation. Pangako ni Tevez, handa siyang tumulong sa mga sangkot o sumukong nagbebenta at lulong sa droga para sila magbagong buhay gaya niya. Si Madeline Villar sa detalye. Isang kongresista na umaming dating drug addict ang tutulong sa mga sumukong drug user at pusher na makapagbagong buhay. Sa harap ng kanyang mga kapwa kongresista, inamin mismo ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez sa kanyang privilege speech na dati siyang gumagamit ng ilegal na droga. Pero binigyan din ito na siya ay nakapagbagong buhay na matapos mailalim sa rehabilitasyon 16 na taon na ang nakakaraan. Giit pa nito maraming paraan upang masaklolohan ang mga nagsisukong drug user at pusher upang sumailalim ang mga ito sa proseso ng rehabilitasyon na limitado lamang ang magagastos ng gobyerno. Sa pagtaya ng kongresista, aabot lang sa 2,500 pesos ang magagastos ng gobyerno sa bawat drug user o pusher sa isang programa. Ito ay sa kabila na ang karaniwang gasto sa rehabilitasyon ngayon ay umaabot ng 1,000 piso kada araw. Mungkahin ni Tevez na magkaroon ng sessions sa mga public high schools sa pagitan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil ito anya ang mga oras na bakante ang mga silid-aralan. Batay sa mungkahin ng kongresista, sa bawat silid-aralan, lalagyan ng 50 drug dependents na gagabayan ng 2 primary counselors, 2 secondary counselors at 2 volunteers. Ang programa ay tatagal lamang ng 8 hanggang 12 linggo, samantalang ang umaga naman mula alas 8 hanggang alas 9 ay sa mga covered court sa bawat barangay maglalagi ang mga surrenderees na siya namang magsisilbing optional physical therapy. Maging si Surigao Congressman Ace Barbers ay kumbensido na ang pag-amin ng isang government official sa kanyang mapait na karanasan sa paggamit ng droga ay isang patunay lang na may pagkakataon pa upang maibalik sa normal ang kanilang buhay. Panawagan ni na Barbers at Quezon City Congressman Feliciano Belmonte sa mga dati nang nalulong sa ilegal na droga na lumantad na rin at tumulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Para sa Eagle News, Madeline Villar, M1 with 25.